Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang palatuntunang magsisilbing daan upang maliwanagan sa mga katanungang nananatiling walang kasagutan. Channel of Blessing. Buhay na walang direksyon, bibigyang tugon ng salita ng Diyos. Channel of Blessing. Mga karanasang hango sa ibang tao na magbibigay aral at inspirasyon. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang tulay ng biyaya tulad ng ulan, araw, ista, mga puno at mga halaman na biyaya ng Diyos sa ating lahat. Channel of Blessing. Ikaw, ako, tayong lahat ay Channel of Blessing para sa isa't isa, sa kapwa-tao, sa buong mundo. Channel of Blessing. Be a Channel of Blessing today. At ngayon, narito na si Bernadette Alob. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga masugid naming taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo din po sa iba't ibang panig ng mundo, welcome po sa ating programang Channel of Blessing. Makasama natin muli ngayong gabi ang program host ng tuklasin natin na mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio and Katipunan Channel. Magandang gabi po, Ma'am Kathy. Magandang gabi rin sa iyo, Sister Virgie, at gayon din sa lahat ng mga masugid mong taga-subaybay at syempre sa ating panauhin ngayong gabi, Sister Virgie. Maraming salamat po, Ma'am Kathy. Kinagagalak po nating makasama ngayong gabi live mula sa poblasyon Magdiwang, Romblon, si Pastor Damaso Montero. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po, Sister Virgie. Ma'am Kathy, magandang gabi po. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa programa po ng Channel of Blessing, Sister Virgie. Maraming salamat po, Pastor. At sa atin pong mga taga-subaybay, kayo ay nakikinig sa himpilan ng Pinoy Stream Versatile Radio. At para po sa ating social media account, Bernadette Alob po ang YouTube channel. Maraming pong salamat sa ating mga subscriber at patuloy nagsishare ng ating programa ito. Okay, para po sa ating talakayan ngayong gabi, Ma'am Kathy. Ma'am Kathy, yes, may ma'am. Nakasandaan po ba kayo na nagbigay sa inyo ng maliit na babasahin? Yung parang katulad po nito. Yan, gospel tracts. Naku, oo. ilang pagkakataon yon na may mga ganyang ibinibigay sa akin. Iba't ibang relihiyon na ang lumapit. Oo. Uh-huh. Ano po ang ginagawa nyo pagka nakatanggap po kayo ng ganitong babasahin? To be honest, minsan sinasabi ko, naku, papasok po ako ngayon sa trabaho, which is true naman, papasok talaga sa trabaho kasi nakakasalubong ko sila sa kalsada. Uh-huh. Sabi ko, naku, ano po, tas one time parang hindi ko na i-mention kung anong ano relihiyon yon, bahay, sa bahay, talagang nagulat pa ako kasi bigla silang sumulpot doon sa pintuan ng bahay namin. Uh-huh. Nagulat ako, kala ko kung sino, tapos mga mahahaba yung kanilang mga damit. And then, may binibigay sila sa akin. Eh ako naman tinatanggap ko, kaya lang parang gusto pa nila to stay. Eh, syempre hindi ko sila kilala. Tapos ano, bigla silang ano, naku, pwede po ba sa susunod na lang po? Next experience ko 'yon. Ganun yung na-experience ko kasi syempre siguro I cannot blame na mali sila o tama ako. Kaya lang syempre pagka parang bigla lang silang sumulpot sa buhay mo, parang nagtataka ka, ano ba 'to? Sa yung bang although naintindihan natin na gusto nilang i-share yung salita ng Diyos, kaya lang minsan syempre napapaisip ka. Alam mo 'yon, napapaisip ka na tsaka talagang minsan na-chechempo na papasok ka sa trabaho. Mm-hmm. Tapos minsan naman syempre nasya-shock ka dahil parang pagbukas mo ng pintuan, bulaga, nandiyan na sila sa pintuan mo, eh bago sila makarating sa pintuan mo, meron pa silang dadaanan na parang na alam mo 'yon, yung parang iskinita na iisipin na merong papasok kaagad. Kasi usually, bago papasok sa may pintuan namin, talagang sisigaw muna doon sa pinakabukana. Eh sila hindi, nandun mismo sa pintuan. Siyempre, gulat kami lahat.
imbis tuloy na, ano, na ma-entertain sila ng nanay ko, buhay pa mother ko noon, biglang napasigaw. Sorry po ah, pasensya na po yung mga makababayan natin na minsan nga, alam nyo may mga ganyan. Kaya minsan tamang approach, tingin ko tamang approach kung paano mo ibahagi rin yung salita ng Diyos. Kasi minsan na either ma-misinterpret ka o nagugulat yung tao. Diba, Sister Bergie? Okay. Sa dami po ng ating mga kapanayam dito sa Channel of Blessing, makita po natin na napakaraming paraan ang Diyos upang abutin ang mga taong makasalanan saan mang dako ng mundo. Nais ko po lamang basahin muna ang talatang ito mula sa 1 Corinthians 1:27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmanga ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Marahil sa paningin ng mundo, hindi tayo pasado. Ngunit ang Diyos ay lumika, na lumika sa atin ay matalino. Isang simpleng babasahin ang ginamit ng Diyos upang buksan ang saradong puso't isipan ng ating panauhin sa gabing ito. Tawagin po muli natin si Pastor Montero. Pastor? Hey, magandang gabi po, Sister Bergie, Mangkati. Italagay ko po kung paano po ako nakakilala ng Panginoon. At bago po yun, ay nais ko pong ilahat sa inyo kung saan po ako nagaling ng pamilya. Ay pinanganak dito po sa isla ng Sibuyan, kung mahirap na isla. At ang pamilya po namin ay nahirap lang din. Ang tatay ko po ay lumaki ako bilang isang manang-inig. At kabataan po sa isang batang gulang ay 2 taong gulang ay namatay yung aking nanay. At ako'y lumaki ng mayroon po akong mga ate. Ngunit po ay sa hirap ng buhay sila po ay naghanap ng trabaho sa ibang mga lugar. At ako po ay naiwan, mag-isa at saka pinatatay. At nakapag-aral din naman ako, tapos po yung grade 6. Pagkatapos po ng grade 6 ay nag-asawa yung tatay ko ng pangalawang asawa. At kinuha po ako ng aking mga ate sa Pampanga. At doon po ako na buhay hanggang ako po ay nagkaroon ng edad na 15. Nakipag-trabaho po ako sa isa pong glassware. Okay. So 15 years old napasabak na sa trabaho. Gaano po ba kahirap? Paano po ang paraan na sinabi niyo na nakakilala kayo sa Panginoon at sa pamagitan nitong babasahin? Pwede niyo po bang ikwento sa amin, Pastor? Nung ako po ay sa trabaho, marami po akong naranasan mga pagtitiis. Simula po sa glassware at narami po akong nakilala ng mga nagtitinda rin ng mga lugo at naging kaibigan ko. At sa hirap ng buhay ay nag-iit at natutuon yung isang uri ng trabaho na kahit na mabigat sa loob mo ay ginagawa ko. Ngunit nung ako'y dumating nung marami na po akong naging trabaho na rin karanasan ay pumasok po ako ng pag-aaral sa professional. At doon po ay nakamot ako ng master cutter sa tailor ring. Ngunit nang naghanap ako ng trabaho dahil kailangan ko dahil tapos na ako ng tailor ring, ay naghanap ako sa tailor ring shop kung mayroon akong mga patukan. Ngunit nakalagay doon ay wanted tailor ring with machine at ako ay walang makina. At sa sait naman ng aking mga kaibigan, ay nakapag-usap pa niya. At tumutayang po ay siya sa supervisor ng agency, ng security agency. At sabi ko ay kumpulit akong makapasok ng security sa edad kong 18 years old. At sinabi ng gaya ko, bumili ka ng uniform mo. Sinabi ko yung security guard at naging security guard ako ng 2 taon. Na-assign po ako doon sa isang supermarket sa Mississippi.
At sa dalawang taon kong pagka-historical, maraming mga accomplishments katulad ng mga nahuling job picture at sa mga inside job naman at katrabaho, qualified din. Nagustuhan ako nung may-ari ng supermarket at sabi nung Chinese, pag-resign ka sa security guard at pupunin ka ng empleyado, bibigyan kita kung magkaanong sweldo mo doon sa security guard ng mataas. Kasi sa security guard doon, ng 1956-1957, ang sweldo noon ay 8 pesos sa isang araw. Bibigyan niya ako ng 10 dito isang araw at doon ako pinatuloy sa supermarket. Doon ako natutulog, doon ako bibigyan ako ng pabiliyo. At tumating yung time na naging empleyado ako at nagsimula ako sa bagger ng supermarket at delivery boy. Lahat po ng mga boy na tinatawag ay napatukan ko. Delivery boy, may standarder boy. Hanggang tumating yung time na mayroon akong namit na babae sa trabaho. Ito ay ang naging isip ko sa era ng supermarket. At nung mayroon na kami mga anak ay natuto po akong mag-video dahil sa mga kumpare. At yung video ko po, yung video ng lalaki katulad ng paglalasing ay kung minsan pag-uwi ko o namamalayan ko na lang, natutulong na lang kung tatanan. At tumating yung time na kuya nagkaroon ng karamdaman sa aking trabaho, nahihirapan akong bumanap. Narutukot yung bulsa ko, mayroong laman na babasahin yung pastel wrap. At ang nakalagay doon ay ano ang iyong buhay. At nakakaa doon sa James chapter 4 number 14 na hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. At ayaw kong ako sa sentier no, bago mamatay. Yun ang ginawa ko, pumunta ko sa likod ng butika ng supermarket. At ang ginawa ko ay lumod ako. Nagingin ko ng tawad sa Diyos at tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At yung mula po doon, pag hindi ako makarinig ng pangaral ng salita ng Diyos at makapagbasa, parang masisira ang ulo ko. Nanganap ako ng puntahang church na nagtuturo ng Bible. At doon po na simula nga mga Mr. Virgin. Okay. So dahil po doon sa simpleng babasahin na inyong naunawaan, kayo ay nagsisi ng kasalanan at tinanggap niyo si Kristo. At dahil din po doon, nagsimula na magkaroon ng desire na makinig ng salita ng Diyos at nag-aaral. Ano po yung mga pribilehiyo na naging bahagi kayo ng church doon sa napuntahan ninyo, Pastor? Noong simula po noong December Day, ay nakapag-attend ako ng Sunday school. Ay pumasok ako, sabi ko ayaw ko na ng reliyon. And meron akong reliyon. Eh ang pero ang kulang sa reliyon na aking kinagisnan ay walang Bible. At nung ako yung nakapakitid ng Sunday school, nag-take note po ako ng mga verses ng Bible at pag-uwi ko binabasa ko sa bahay. At yung tinatuman ko po doon ay English Congregation. Ay ang aking po narating ay Grade 6 lamang. At yun parang gusto ko manamdam yung narinig ko na salita ng Diyos. So ang ginawa ko, bumili ako ng Bible. At yung mga tinitikot ng mga verse at saka chapter, pagdating ko sa bahay, binabasa ko yung sarili ng Tagalog. At simula nun, ay maraming taon ang lumipas at dumating yung time sa trabaho ko, in-apply ko yung mga verse na aking naririnig. Katulad ng Colossians 3:23. Sabi niya, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, not unto men. So hindi ko rin nakalain sa trabaho ko, na mapupromote ako bilang isang team leader ng Christian. At naging coordinator ako na isang Christian sa office supply, electrical supply, sa hardware supply ng Christian, ay ako naging coordinator. At the same time, after siguro ako minimum, na-promote ako bilang supervisor. Pag ginawa ng Diyos na buhay ko, hindi ko akalain na yung bagay na hindi ko naunawaan dati, ay naiba yung aking unawa. Naalis tuloy yung aking karamdaman. Yung aking karamdaman dahil nawala yung tissue. Dahil sa paliginig ko ng salita ng Diyos, kaya narinig ko yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na nakasado sa aking pag-inisan na therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away.
way, behold all things have become new. So yun po ang naging pamantayan ng buhay ko. At sa pagkakas sa trabaho, dahil sa kakulangan ng edukasyon, nabasa ko yung James 1:5. Sabi niya, in any of you lack wisdom, lead him as a guest. At yun lang ang nakuha ko dahil ang ilang karunungan, yun lang ang kailangan ko. So ito yung na ako yung meeting, doon ako sa Panginoon for ang minimilig. Then, papasok ako sa trabaho ko. Pagkatapos sa trabaho, marami pong nagtataka. Yung personal manager, sabi niya, ano bang natapos mo, Mr. Montero? Ano ang business manager? Sabi niya, kakaibang performance mo. Eh, after ang minimat, napromote ako, another promotion, yung senior supervisor. At pagkatapos, habang nasa trabaho ako, marami promotion. Pagdating naman sa church, then naging member ako ng church namin natin na, ay sinumotin ako bilang Sunday school teacher. Okay. Ay, hindi po alam po sa buhay ko na wala akong background, sa kung anong pagturo. Pero nakikita nila, pagiging doon sa trabaho ko, nakikita na kung paano ko gumaganap. Yan po yung nakita kong kakaiba ng ako nakakilala sa Panginoon na hindi po mapaliwanag kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko dahil sa hindi po maisip kung ano yung mga yung nakikita nila sa akin ay hindi po malaman din at alam ko maganap lang ng ganong katimple. Sa kabilang kabila ng aking pagkatrabaho at sa aking pagdating ng Diyos, maraming mga pribilyo. At yun, na apunta ako as a treasurer, as a school teacher, business committee, na hindi ko rin alam. At ang trabaho ko sa supermarket ay maraming mga promotion at mga patay na naman bibigay sa atin ng mga pribilyo. At nagbigyan ako ng tiraan na libreng tahanan sa ng aking pamilya. Ayan po, Mr. Bertie, ang naganap sa sumandali kong makakilala sa Panginoon. Okay, so marami pong nabago, maraming promotion din, maging sa trabaho, maging dun sa church na napuntahan nyo, at nakita nila yung katapatan nyo, maging yung paglilingkod. Pero hindi lang dito, Pastor. So paano yung sinasabi nyo na kayo ay tinawag ng Diyos mag full-time at dun mismo sa homeland ninyo sa Romblon, Pastor? Okay, yan si Bertie ang malaking ano, malaking hamon din sa buhay ko. Dahil habang ako po ay nagtatrabaho, marami po akong ginagampanan sa trabaho at sa church. May kakaibang panawagan ang sa buhay ko na hindi na ako naging masaya at hindi ako nagiging payapa sa buhay ko na habang ako nakikinig ng salita ng Diyos sa mga mensahe. Ay nagipag-market ako sa Panginoon dahil doon sa mensahe na dapat sumihayo ang salita niya. Dahil every year, umuwi po ako ng isla ng sibuyan. Nagpapakasyon po ako. At ang ginagawa ko ay nagdadala ako ng mga last gift box. Kaya nakulungan pa na ako naligtas. Pagka-uwi ko, hindi ako ng mga isang linggo pakasyon. Ang ginagawa ko pagdating ko ng isla, ay namumutpot ko ako ng babasahin. Pag-aaral ako ng tricycle para umikot lang sa isla ng Sibuyan. Ang isla po ng Sibuyan ay mayroon tatlong bayan. Ang laki po ng isla na yan ay 9-3 kilometers lang. Aaral ako ng tricycle para mamutpot ng gas in front. At sa same time, pag-uwi ko doon sa bahay na aking kinutuloyan, ay pinupuntan ko yung mga kamag-anak ko. Itiimo ko at ako sumatayo at nagbibigay ako ng gusay ng mga may kilaman para maunawa nila ang kaligtasan. At marami po tumatanggap. At kapag umuwi po ako ng July sa bahay namin, nagbabasa ko ng diaryo, marami ako nagbabasa ng mga bata na tinatapon sa isang takila. Ay naisip ko, yung mga tao na tumanggap kay Kristo, sabi ng John 1:12, but as many as are thinking, to be given the perfect sense of God, it is to them that believe on His name. So, para ako na ba-burden doon sa mga tao na iiwanan ko, na walang magpapatuloy na magturo sa kanila sa isang kaparaanan ng salita ng Diyos. At tumating yung time, ang burdening ko sa Panginoon na pag-aralin na yung mga anak ko ng high school, unti-unti yung mga anak ko natatapos ng Bible College at yung bulso natapos yung 2004 high school. At doon ko po,
So, Mr. Brady, yun po yung panawagan ng Panginoon sa akin kung paano ako napunta rito sa isla na punta na po sa pinanganak. Okay, so maraming salamat po dyan. Balik natin kay Ma'am Cathy kung meron siya mga katanungan tungkol sa inyo, Pastor. Cathy. Actually, kanina habang nagkikwento si Pastor, nai-imagine ko yung mga dinaanan niya. Pero kita mo kung gaano kagaling talaga yung Diyos. Ano? Alam mo yung taong hindi mo ini-expect. Alam mo naman, Sister Virgie at Pastor no, Montero, na usually kapag kaalam ng tao na elementary graduate ka lang o hindi ka nakapagtapos, iba kagad ang paningin nila sa iyo, 'di ba? Pero ang nakakatuwa kay Pastor dahil siguro binibigyan siya ng wisdom, ng katalinuhan ng Diyos. At yung katapatan na ginagawa niya sa kanyang trabaho, yung dedikasyon, nakikita nung kanyang pinapasukang trabaho, saan man siya pumunta, nakikita yung kanyang kasipagan, nakikita yung kanyang dedikasyon. Kaya nagiging apple of the eye siya dun sa kanyang pinagtatrabahuhan. At makikita mo kung paanong yung mga nangyayari sa kanya, ika nga natin parang kinakalabit siya na despite na successful siya sa kanyang trabaho, nararamdaman niya may kulang. Nararamdaman niya may kulang. Unsatisfied siya kasi parang may ibang gusto sa kanya na ipagawa yung Diyos. Mm-hmm. At pagkakataon na rin na ika nga natin yung ginawa niya na pamimigay, hindi madali yung gawin, Sister Virgie, ah. Opo. Alam mo yon, hindi lang oras, hindi lang katawan mo, at isip mo yung, ginagawa mo, talagang pagod ka at gumagastos ka. Dahil sabi nga ni Pastor, biruin mo, nagtatrifik siya all over the town. Grabe yung dedikasyon niya sa kanyang, kumbaga tinanggap niya na yung Diyos at tinanggap niya yung kanyang parang eto na yung dapat kong gawin. Gusto ko lang itanong kay Pastor, ano ang nararamdaman mo, Pastor Montero, kapag ka, halimbawa yung after mo na magbigay ng mga gospel na mga materials, 'di ba? Tapos may mga nakakausap ka. Pag-uwi mo ng bahay, siyempre pagod na pagod ka. Pero anong nararamdaman mo pagdating mo ng bahay after mong gawin ang lahat ng mga ito? Pastor? May sasapaliwanag ko po. Hindi mo po mapaniwalaan maaari dahil ito yung ginagahan sa inyo. Sa akin po, habang ako po yung namibigay at pag-uwi ko ng bahay at kapag mayroon po tumanggap ng masaya ang nakikita ko ng mga mukha, yung lahat po sa aking pagod na sinasabi, ay wala po kong gano'ng damdaman bago. Ako po yalak na galak. At siyang buhay na kung saan ay naging iba yung... Dati po ako po ay medyo active bird. Pero nung ako po nakilala sa Panginoon, nung time na aking pamitigay, parang yun po ang naging kagalakan ng aking buhay. Yun po ang naging katugunan ng kung paano kumamuhay ng may kapayapaan, may kagalakan, at may contentment sa buong araw ng aking ginawa. Dagdagan ko lang din, Sister Virgie, yung tanong ko kay Pastor. Pastor, nung knowing na hindi biro yung ginagawa mo, nag-shell out ka ng sarili mong pera hindi lang yung pagod, diba? Paano mo nako-continue yung iyong mga ginagawang ito despite of sabihin na nating financial capability, yung alam mo yun, yung hardship, kasi real talk lang tayo. Hindi naman madali yung pera. Hindi madaling kumita. And knowing you, may anak ka, meron kang paano mo na kung naipagpapatuloy yung masasabi mong mission mo sa buhay at kung saan mo natatagpuan yung kakaibang kaligayahan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, Pastor? Una po, Ma'am Gati, noong ako po ay nagtopakasan sa Sibuyas, ito po yung malaking privilege po sa aking trabaho. Pag ako po ay humingi ng protection, natanungin ako ng ating amo. Uh-huh. Sabi niya, may pera ka ba? At sabi ko sa amo ko yung payment. Wala na po, sir.
Pero sabi po, mayroon kasi yung prinsipyo. Ang sabi niya, kung kailangan mong umasok, umasok ka. At kailangan mong humingi. E kung kailangan mong pera, sabi niya, kung kailangan mo, humingi ka. Yung sabi ko, so yun eh, naging tradisyon ng bigil sa akin yung aking amo. Nang 10,000 once ako po ay magpapasyon. At aking pong ginagawa doon sa 10,000, yung kasi takbo na una noon, eh, 1977, 1978. Malaking pera yun, ha? Eh, inaksin ko po, iwan ko sa pamilya yung 5,000, isent ko po. So, nung mga taon na yun, ay hindi ko rin po mawari na may mga ginagamit ang Diyos na pag ako'y nagigipagkamay, mayroon pong maiiwan sa nangay ko. Kasi ko rin, hindi ko alam. Kasi parang pa yata akong kawawa. Kasi pag may nagigipagkamay sa akin, mayroon pong mga maiiwan sa nangay ko. Uh-huh. Ay, hindi ko para sa gawain na aking ay hinubukan ko sa Panginoon. So, yan po mga dati ang naganap. Natutuwa. Opo, napupuwa yung kinagyan. Oo. Natutuwa yun sa'yo, Pastor. Kasi alam mo, may mga tao na bagamat hindi naman mayaman, pero natutuwa sila na may mga mabubuting tao at na ano, kahit paano nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi maraming mga tao na mabubuti sila pero wala silang panahon para magbahagi ng salita ng Diyos. At yung ginagawa mo, alam nila na hindi madali yung ginagawa mo. Kaya nagtataka nga ako, Pastor, kasi alam mo yun yung usual na pagka namahagi ka ng gospel o kahit na ano, kahit ka sa pagtitinda, hindi ka naman kaagad na magaling magtinda, di ba? Maglako o ano. Siyempre nahihiya ka sa unang ano. So paano mo nilabanan yung hiya, paano mo nilabanan yung takot, yung takot mo, yung fear of rejection. O rejection ng tao. Paano mo nilabanan yun, Pastor? Ma'am Tati, simulan ko na po kung paano po yung panawagan ng Panginoon na sinagot ko na kumitin ako ng Panginoon dito sa ganito pong ministry. Noong year 2000 po, ay nagpaalam ako sa ako po January na magre-resign ako. Mm-hmm. Pero sindromot ako at the same time as an operation manager. Mm-hmm. Sabi po, hindi ko po tatanggapin po yung promotion kung hindi niya ibigay yung day off po ng Sunday at saka yung Saturday. Mm-hmm. At ang day off na sinasabi, kung ilang araw yung sabi po, tatanggapin ko, no work, no day. Pero pag nag-meeting tayo, ay tatayo ako na bibigyan niyo ako ng preview 15 minutes para tatayo sa gitna ng mga empleyado. Kinumot ako operation manager year 2000. Uh-huh. So, nagpaalam ako dahil dati po, kailangan kong mag-design kasi hindi na po kumagaya sa buhay ko. Napapagkamalan po nila akong siraulo. Tumot lang ako sa tapos. Tapos, iiwanan ko sila. Ang daming binibigay ng preview, may mga incentive. Mm-hmm. Alipin pa bahay, may mga incentive na cash, pero hindi ko tinatanggap kung ito ay sabi mo, kung hindi ko kailangan katulad ng ibibigay mo sa akin na dahil doon lang sa napag-promote mo sa akin. Pero kung kailangan sabi ko dahil doon sa akin pananap, tinatanggap ko po. So, ang dami ko kong narinig maging sa ating mga kasamaan sa church na ito mo kasi trabaho mo, tapos anong gagawin mo, magre-resign ka. Sabi ko, hindi nyo po maririnig yung boses na aking naririnig na kapag hindi po ito susunod, parang matitirahan ako ng ulo. So yun mga naganap. Kaya nilalabanan ko yung isang bagay na hindi naman ako ang lumalaban, so hindi naman sa loob ko talaga. Yan po ang katotohanan ko, ma'am Tati. Mabigat yun, Pastor, sa totoo lang. Kasi, alam mo, hindi lahat ng tao may ganyan. Kumbaga parang ano, Holy Spirit kasi yung ano eh. Mm-hmm. Alam mo 'yon, hindi lahat ng tao binibigyan ng ganyan na pagkakataon at hindi rin lahat ng tao eh nagkakaroon ng pagkakataon o ginagawa nila yung kanilang mission. At napaka ano, siguro kung nasa harapan ko ngayon ng Diyos, siguro nakangiti siya sa inyo dahil
ano, kumbaga parang satisfied siya sa ginagawa ninyo. Pero again, hindi po biro at saludo po ako sa inyo, Pastor Montero, dahil hindi lahat ng tao kaya ang sakripisyo na ginagawa ninyo. Yung tanggihan mo, yung iyong magandang oportunidad financially, sa iyong karera, eh hindi po ganun kadali. Diba? Kapalit ng ano. Pero again, mas magaling pa rin ang Diyos kasi biruin mo. Lahat ng yung pangailangan mo ay pinagkakaloob niya sa kanyang sariling paraan. Di ba, Pastor? Opo, ma'am. Yan po, nung naganap ng panawagan ako paano ko nandito ko yung sisla, dumating yung time na nagpawad ako sa church, kasama ko mismo, tinanong ako ng pastor kung ano yung timawad ko. Sabi ko, may panawagan ako sa buhay ko. Mm-hmm. Paano yung trabaho mo? Sabi ko, nag-resign ako sa trabaho mo. At binigyan ako ng 4 months para i-training ko yung mga kapalit ko. So doon sa pag-training ko po sa mga kapalit ko, ay natuwa yung amo ko. Sinayagan ako, no? So, nung nag-resign ako, binigyan ako ng preparation day. So, yan ma'am yung anak. At nag-aaral ako at nakurumo. At nandoon yung na-ordain ako at reverend. Na wala pa akong kumulia. So, yan po first time na nangyari doon sa church. Ooh. At hindi ko po mawari kung anong ginagawa ng sa buhay ko. Yung kongregasyon na yun ay American na missionary po yung pastor. Kuminsan malaki ang iglesia namin. Dahil siyempre ako, mahina ako sa... Hindi po sinasabing nahihirapan ako sa English. Kaya lang hindi ako makapagawa ng English program. Ang salita nila ay yan po. Kuminsan nga, nagsusyok ako sa aking pagtuturo. Sabi ko nga, ako bilang Pilipino, hindi ako hirap sa English. Yung English ang nahihirapan sa akin. Okay ka, Pastor, ah. Nakuha ko ng tip sa'yo, ah. Kaya nung ano, yung time na pagduko ko ng buhay, napakadaan po ng lahat ng ano, yung damdamin ko, mayroon ko kapapaan. Yung pamilya ko, tuloy-tuloy yung kanilang paglilingkod sa Diyos, yung isip ko, tuwan-tuwa, pero mahirap din siya dahil hindi rin siya nakapag-aaral ng seminary. Sinuko ng buhay namin dito ngayon sa isla. Kaya ngayon po ay hindi mababayaran yung ginawa ng Diyos na hindi ko alam kung anong halaga. Dahil doon sa tagalakan, sa payapaan, satisfaction, sa buhay na wala na pa kami nahanap. Para yung isla dito, kinaka-perfect place ng buhay namin. Hindi lang natagal ng bigat nga, nasa senior na kami. At nagsumpo ako ng buhay ko ay 18 years old na nung ako yung naging pastor. At ngayon, 17 to 18 years na kami rito. At yun po ang isang malaking himala na ginawa ng Diyos sa buhay ko ng kapiratong papel ay ginawa ng Diyos ang kanyang nais sa buhay ko na hindi ko rin alam kung ano yung gagawin ko nung una, pero ang sinusunod ko po ang kaluhuban ng Diyos sa buhay ko, yung buhay ko parang napakasimple, wala kong malalahanin. May problema ka sa mga binansya, sa gano'n. Ngayon po ay dumadali na lamang ang mga pagpapala virtually dahil marami po manakilala sa Panginoon. Yung isla na ito ay mayroong tatlong bayan. Kanina lang po, nung pagdating ko ako na, dahil mayroong pagdating prayer, na ito po namin dahil nagtanong ako ng kaibig sa ito sa isang ban. Kinama ko yung misis po sa mga ibang libro. At kanina na, ito na i-gip ako dahil nung nag-gintay ako rito sa ano, ay wala pang signal. Ngayon po, may lang nagalas po ako dahil nahihirap po yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ko kung paano yun yung ginawa yung pagkaraan ng papel sa buhay ko na inigyan niya ako ng privilegio na makapaglingkod sa kanya. At sa ngayon po, ikit sa lahat, nagpapasalamat ako sa channel of faces. Dahil yan sa akin ang title na yan. Ang si channel of faces sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, at sa lahat po ng inyong programa ay isa po na masasabi po na isa po sa naging channel of faces para sa atin. Amang pati. Amen! Galing ka rin yan, Pastor. Alam mo, Pastor, parang para inso. Alam mo, actually, Pastor and Sister Virgie, alam mo, it's worthless
hindi mo kayang ipaliwanag yung saya, yung contentment na nararamdaman mo kasi yung mission mo nagawa mo, yung gusto ng Diyos nagawa mo at parang yung Diyos mismo ang gumagawa ng paraan kung paano ka bigyan ng biyaya sa araw-araw. Ako, I do believe on that kasi sa tagal sa dami ko na rin na dinaanan, 'di ba, sa buhay, ups and downs ng buhay, pero alam mo, magaling talaga, walang katulad yung Diyos pagka nagtiwala ka talaga sa Kanya. At tignan mo, sa ating mga tagapakinig, tignan nyo po kung ano yung naging epekto kay Pastor Montero. Sabi nga niya, sa isang simpleng, sa isang rasong babasahin, papel, na kung saan, doon nagsimula ang lahat ng kwentong ito. At, masaya ako dahil kahit paano, ika nga natin, marami siyang naaakay. Diba? Sister Virgie. At yun naman ang gusto ng Diyos. Marami siyang, maraming maakay na para magtiwala at lumapit sa Kanya, tanggapin siya. At yun naman talaga ang mahalaga, Sister Virgie, ang pagtitiwala sa Diyos. Thank you, Pastor. It's nice knowing you. At sana hindi po ito yung una at huli na magkausap tayo. Sister Virgie? Okay, maraming salamat, ma'am. At maraming salamat po doon sa tunay at buhay na patotoo ni Pastor. Nakilala po namin siya nung kami ay umaten doon sa kasal ng kanyang anak. At siya po mismo ang doon sa ceremony. At doon po siya first time na nakita na pinangaralan niya ang kanyang anak at yung pagpapalaki ng kanyang mga anak. At pagkatapos po ng kasalan, ay doon kami nagkakilalan at ikasama niya, asawa niya. At nagulat po ako na yung mga awitin natin, mga composition, mga sariling likha na kinakanta natin at nasa YouTube, ay kinakanta pala nila doon sa mismong church nila. At minsan po, ipinadala sa akin yung video, mga adult ladies ang kumanta. At talagang hindi ko kayang pasalamatan ang Diyos na hindi lang pala dito sa Maynila nagagamit yung song, doon mismo sa Romblon, sa church ni Pastor Montero. Kaya sabi ko, gusto kong maging guest dito si Pastor Montero at makilala yung mga kanyang mga member doon sa Romblon. Pastor, huling salita na lang po, yung konting encouragement po sa ating mga tagapakinig, Pastor. Okay, Sister Virgie, ang tanging may bigay ko lang po na alaala o encouragement sa lahat po ng inyong tagapagaybay at tagapanood sa programa po ng Channel of Blessing. Ako bilang naging Channel of Blessing ang programa ni sa amin. Ang mga feeling ko lang sa kapwa-tao po na katulad ng buhay natin bilang sa Pilipino, marami pong hindi nakapag-aral. At ang dahilan ay minsan kahirapan dahil sa isang agay na nakatanim sa isipan ng isang Pilipino. Pero po ang hindi nakapag-aral, ang dapat na maging po ng tuona ay maging matipad na. At hindi ka dapat mamili ng isang gawain na nakubuhay ka ng maranal. Nagsimula ka sa lahat ng bagay na nagsimula sa maliit. Nagsimula ako, pero mo yung sweldo ko 50 pesos ang isang buwan. Pero yun ay hindi ko tinignan yung halaga. Kundi kung paano ko mabuhay sa isang araw na hindi ka naging pabigat sa kapwa-tao mo at hindi ka naging pabigat kung sino man ang naging nasa pahitin mo. Okay. Kaya ang dahil nga tayo ko katulad ng isang matipag ay kung mayroon kayong pagkakataon na maghanap kayo ng isang magtuturo ng kalika ng Diyos, yun po ang pinakaduti ang isang paniniwala na mayroong Diyos na hindi natin nakikita, na tayo ay nakikita niya kung anong kailangan natin. Tagulay ng isang puso na kung saan ang nais ng Diyos ay magkaroon ka ng buwang pagtutulong. Ang puso na ito ay isang puso na kung saan ay pagpinatanong Jeremiah 59, kanya sa heart is to take out about all things and destroy the wicked. Yan po yung emotion. Pero ang tunay po na puso ng tao, itong buhay mo po niya. Kailangan ng Diyos na magkaroon ka ng kurang na siya itanggapin mo,
bilang Diyos na tagapag-isa ng buhay mo at higit sa lahat, siya ang mag-provide ng lahat ng kailangan. At yan po nangyari sa buhay ko na dahil sa pati papaliwanag ko makita ang aming mga anak at yan po ang aming mga anak ngayon, ang pangalan ko po ay Pastor. Ang pangalawang punto po ay natalo ko lang na video time going to Thailand. So, minisyonary sila. At yung anak kong babae ngayon ay nagtuturo sa church ng kagaya na kay Mama kay Sister Bertie na tamiyong pipin ko na nagtuturo. Wow! At tayo nagtuturo din sa academy. Uh-huh. Yan po yung isang payo ko na huwag natin hayaan na ang isang hindi nakapag-aral ay manatili kang nasa ganong kalagayan. Ang buhay natin ay mayroong daan ang Diyos na nalangiging ka kung ikaw ay hindi. Yun lamang po ang ating mayatihin sa lahat ng tagapakinig at sa panood ng channel. Okay, maraming salamat po, Pastor. Ito naman po ang aming iiwanan sa aming mga tagapakinig. Maaaring gamitin ng Diyos ang kahit simpleng babasahin upang tayo ay kausapin. Kahit sino ay pwede niyang tawagin upang salita niya'y iparating. Kahit sa malayong bayan o bulubundukin. Oras na po para tayo magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At maraming salamat din po sa ating mga naging panauhin. Kaya Pastor Damaso Montero at kay Ma'am Cathy Cruz. Maraming po salamat. Thank you, Sister Virgie. Thank you, Pastor. Maraming salamat, Ma'am Cathy. Maraming salamat, Sister Virgie, sa pribilyo na nagkaroon po ng pagkakataon sa iyo kong programa. Okay po. Tandaan po natin, be a channel of blessing today. Hanggang sa susunod, ako si Bernadette Alob. Magandang gabi po sa inyo lahat. Inyong napakinggan si Bernadette Alob. Naway kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang mga ibinahaging kaalaman sa inyo. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang gagabay sa inyong buhay at kinabukasan. Be a channel of blessing today. Ang Channel of Blessing ay mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio. Mapapanood din ang sariling komposisyon at awitin ni Bernadette Alob sa kanyang YouTube account. Mga himig at awiting tatagos sa inyong mga puso at kaluluwa. Be a channel of blessing today. Hanggang sa muling pagtatanghal.